Magandang araw mga kaibigan, welcome to the vlog. Today's Sunday long ride. And yung ride na to is kuha to nung Friday during the Holy Week, Biyernes Santo. So nag-start ako around 3:15 AM, dire-diretso ako niyan papuntang Paniki-Tarlac. Pagdating ko sa 7-Eleven Paniki-Tarlac. Okay, so andito na sa may kanto ng Paniki-Tarlac. And nakita ko sina sir. Ayan. Yan. Papunta silang Hello! Papunta silang Baguio. Baguio. Yes, sir. Ayan, walang tulugan kami. Ayan. From Cubao, papuntang Baguio. Anong oras kayo umalis, sir? 7:30. Kagabi. So, tuloy-tuloy yung biyahe nyo. Swerte namin. Nakita namin si sir. Ang tangkat pala ni sir. Grabe. Ayan, sir. Medyo madilim dyan. Ano, nag-look forward kami doon. Meron na kaming contact. May ano, isang buong chest na yellow. Tsaka Red Horse. So, yeah. Motivation. Anong pangalan, sir, na kasama nyo doon na nag-aantay? Si Eli. Shout out. Shout out. Shout out sa mga taga Cubao at saka sa Supreme Bikes PH. Punta kayo sa Cubao. Marami kaming items doon. So, may papasyal na tayong bike shop. Supreme Bikes PH. Supreme Bikes PH. Yan. Check natin 'yan. Sa Cubao. Ay sir, so kita tayo ulit sa ano pag napasyal ako ng Cubao. All right. Thank you. Thank you. Right. Nice to meet you, sir. Thank you. Shoutout ka na, sir, na tagaling pang Cubao, no? Magbabagyo ride sila, naingit ako. Bike shop sila, sir, sa Cubao, Supreme Bikes PH. Hopefully, mapasyalan natin yan someday. Thank you ulit, sir, no? Sarap ng pakiramdam namin, nakakakilala sa'yo. Marami ka nakakakwentuhan sa daan. And nag-enjoy ako sa kwentuhan namin. Kakalampas na natin ang Kamiling, papunta na tayo ngayong Mayantok. Shoutout kay Bogs, no, yung kasama ko sa trabaho na taga Kamiling. Next time pa siya nakita dyan. So ito ang ganda ng view dito. Medyo maraming yung hangin kasi yung lamig galing sa babandang San Jose dumadaan dito. Andito na tayo sa may bahay ng Mayantok. May checkpoint pala dito. Actually, nakalimutan kong picturean yung ano ko, vaccination card. Buti na lang hindi ako nasita. Naliligaw na ako. Buti lang may map yung Garmin na gamit ko. Ayan, ganda tayo lang view dito sa may pupunta sa San Jose. Pahinga muna tayo dito. Kakain muna ako ng cookies na baon ko. Alam nyo, hindi may justify ng camera yung view. Alas na medyo lang super high end ng camera siguro na nakikita ko ngayon. Kasi iba talaga siya sa personal kumpara sa camera or kuha sa GoPro. Nakaka I think almost ano na tayo. Nakaka 78 kilometers na tayo. Yung pakiramdam ko okay naman, mukhang hydrated pa ako. Nagugutom lang ako. Inisip ko kung kakain ako ng pasta doon sa taas pero baka hindi na ako kumain. Diretsuhin ko na. Almost 7 a.m.
Okay pa naman, hindi pa masyado mainit. Okay, so kakapasok natin ng Arco ng San Jose. And dito sa part of to, medyo ahon dito. So maahon tayo pero easy-easy lang kasi mahaba-haba pa yung biyahe natin. Ayan. Ngayon aahonin. Siyempre kung may ahon, meron din lusong. Woohoo! Sarap yung lusong natin. Tignan nyo, ang ganda pa rin ang view dito. Pero lumampas tayo. Wala palang daan papuntang tapas dito. Ang labas nitong road na to is paibas ang balas nito. So babalik tayo ng konti. Ahon, siyempre pag lumusong ka nag-enjoy, masakot yan, aahon ka. Tamandaan na tayo. Papunta tayong ano. Papunta na tayong Kapas. Dito pa rin tayo sa part ng San Jose. Sabi Moriones daw. Hindi ko alam pero ayan. Mga 25 kilometers away pa tayo papuntang Kapas. Yung maso dito nangumulit kanina pa. May papi na nangumulit. Alala ko nung dumaan kami dito mga 3 or 4 years ago. Ano, Holy Week din noon. Nagpunta kami Monastero de Tarla. Kasama ko yung Didi Fix tsaka si This Is Me TV, si Momay. Hindi pa ganito yung daan na dati. Napaka-irt dito. Walang mga puno. Ngayon marami ng bahayan and marami na rin puno. Laki na pinagbago. So shoutout sa mga kaibigan ko dyan, no? Didi Fix, sina Jack, sina Lem, sina Peds, Carl, sina Dade, si Mickey. Ayan, sana makasama ko kayo mag-ride dito sa Tarlac. Gawin natin ulit ito. Nandito na tayo sa Kapas at nasa tapat tayo ng Kapas National Shrine. Hindi na tayo pa sa loob. Nagpahinga lang tayo ng konti kasi medyo mainit na. So far okay na ang pakiramdam ko, hydrated pa rin, may tubig pa rin tayo, and hindi pa ako gutom na gutom naman, but mga I think 20 kilometers na lang papunta sa bahay, tapos na yung ride natin. Concepcion na tayo, 10 kilometers away, bahay na. Let's go. Whoop. Whoop. Alright, so nasa street na tayo, pauwi na tayo sa bahay. Tapos na yung ride. So, Bian de Santo ngayon and ang dami na kay penitensya. So usually sa atin sa Cavite, sa Manila, pagka Holy Week, wala masyadong tao or walang lumalabas. Dito may pagka festive yung celebration nila ng Holy Week. Parang maraming tao sa kalye and sobrang dami ng pipinipensya, nakita nyo nga sa video. So medyo kakaiba, di ba? Pero dito ganun talaga, even sa Pampanga yata. So ito yung bike, nilabas ko na, lilinisin na lang natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko sa bike. Sunny boy. Sunny.
So isa sa mga binago ko is nagpalit ako ng 120 na stem. And naka 120 na stem na ako ngayon. Baliktad. Negative 7. And nag-work siya para sa akin. Mas komportable ako. Mas okay siya sa akin. And yung ilaw na gamit ko, yung sabang tatanong, Rock Brothers with Garmin na 520. Shoutout kay Simon, sa kaibigan ko, for giving me the a great deal dito sa Garmin. Abangan nyo yung video tungkol sa gulong. Nagpalit ako ng 700x28C. Parehas. Kung mapapansin, mas malaking gulong niya ngayon from 23C. Tapos naka 1134 na kaset. Yan. Ready para sa ahon. Z-race lang, syempre. Ating saddlebag. At yung ilaw ko. Yan, yan ang ginagamit na setup ko sa ride. And so far, sobrang masaya ako sa kanya. Wala na akong naiisip pang baguhin sa ngayon. Yung preno pala niya, pinalitan ko na ng Tektro. Kung hindi pa napapanood yung video tungkol dyan sa Tektro na preno. Yan. Satisfied na ako sa kanya. Yan. TRP na TRP din yung ano, yung performance niya. Alright, that's it for the vlog. I hope na gusto niyo yung ride na to. So kung pinapanood nyo ito ngayon, it's Sunday for Sunday long ride. Pero sinut ko siya during my Friday ride na kung saan naka 140 plus kilometers tayo. Naikot natin halos yung buong Tarlac. And sobrang masaya yung ride na yun. I hope ma-share ko sa inyo yun. Isang araw magkaroon tayo ng cycling camp and ikutin din natin yung buong Tarlac. So ayan yung Pardus. Huhugasan ko na siya ngayon kasi napalaban siya. Thank you guys for watching. Go vegan.